Yung nasa Social Blade, lalo na yung maximum earnings, masyadong malayo sa katotohanan yun. Ayun! Muli, magandang araw sa lahat. Sa lahat ng mga kasawir dyan, kawasalak, mga kababayan ko, mga kasaka, mga kaprobinsya, at sa lahat ng mga YouTubers, salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel. At sa pagkakataong ito, meron na namang i-share si Kuya July sa inyo. Ito naman ay patungkol sa Social Blade. Pag-uusapan natin, dahil marami sa mga kasamahan nating YouTubers, ginagamit yung Social Blade. Pero ang pinaka-main concern ko dito ay yung ipinapakitang earnings. Kasi masyadong malaki yung nakikita natin. Bagamat nakalagay naman doon estimated, pero once na maipakita natin yung sa video natin, natatanim sa isip yun ng mga nanonood. Na po pwede mag-isip ng ang laki pala ng hinikita ng YouTube. Pero ang masasabi ko, yung nasa Social Blade, lalo na yung maximum earnings, masyadong malayo sa katotohanan yun. Pinag-aralan kong mabuti yung formulang ginamit niya at ipuprove ko sa inyo. Kaya wag lang muna kayong aalis. Ngayon bago ko ituloy, doon sa mga bago pa lang sa aking channel, wag nyo naman kalimutan i-subscribe. Boss, July Pauli lang. Ayan, yung kanyang YouTube channel o. Sana suportahan niyo siya mga kasuwerd. Yan. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan yung bell button po sa gilid and i-click niyo po yung all. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, itutuloy na natin. Pero siyempre, meron naman akong disclaimer. Yung ipapakita ko sa inyo, ito ay personal opinion lang. At hindi ko sinasabing 100% accurate yan. Siguro masasabi ko, malapit-lapit sa katotohanan. Sa obserbasyon ko kasi, data na ipinapakita ni Social Blade, lalo na doon sa earnings, masyadong malayo yung range ng minimum saka maximum. Kumbaga walang kawala. Yung actual earnings ng mga YouTubers within the range. Kaso nga lang ang problema, masyadong malayo. Kasi yung minimum saka yung maximum, times 16. So ganun kalayo. Kumbaga sa shooting range, yung tinatarget natin ay napakalaking palanggana. Kaya sigurado walang kawala. Pero sa actual application, medyo hindi masyadong maganda. Kumbaga po pwedeng umasa yung iba na nakakakita doon sa ganung kalaking earnings na kung saan, hindi naman talaga totoo yun. Diray mo, in 15 days, nagpadala ng message sa akin yung YouTube channel na yung YouTube ko kayang kumita ng up to 3 million a year, US dollar. Yes. Pinadala na ako ni YouTube ng message. Pwede nyo pong makita yan. Makikita nyo sa Social Blade. Itatype nyo lang sa Google, Social Blade. Parang ganito lang din yan. Kung halimbawa meron tayong kaibigan, halimbawa yung kaibigan mo ay architect. Sinabi mo sa kanya, pwede bang paki-estimate dahil magpapagawa ako ng bahay. Tapos halimbawa sinabi ng architect, ang estimate ko dyan mga 10 million. Tapos nung ipinagawa mo na, yung actual na gastos wala pa palang 2 million. So ano kaya magiging reaction mo dun sa kaibigan mong architect? Hindi kaya batukan mo yun? Kasi maaari sabihin estimate yon. Pero ibig sabihin pagka-estimate, at least malapit sa katotohanan. Halimbawa, nag-mintis ng mga 20%, 30%, pwede pang i-consider yun. Pero kung ganun naman kalayo ang difference, ay ibang usapan yun. So kaya ko naisipang gawin itong maiksing vlog na ito para ipakita ko sa inyo na yung data na nakita natin sa Social Blade, lalo na yung maximum, malayo sa katotohanan yun. So pinag-aralan ko ng konti yung formulang ginamit niya at gumawa rin ako ng sarili ko na more or less sa tingin ko mas malapit. So ipapakita ko sa inyo yan. Ngayon, ito ang mga i-discuss natin. Una, ilang views ba dapat para bayaran tayo ni YouTube or ng AdSense ng $1? Pangalawa, isi-share ko rin sa inyo yung formulang ginamit ni Social Blade. Tapos yung pangatlo, isi-share ko naman yung ginawa kong formula. Tapos pang-apat, i-apply naman natin doon sa mga kakilala nating vlogger o kahit sa atin, doon sa mga monetized channel. Ngayon, sa pag-aaral natin yan, gagamit muna tayo ng dalawang sikat na vlogger. Isang babae at isang lalaki. Siyempre yung babae, maganda. At siyempre yung lalaki, guwapo. Alam niyo ba kung sino? Sa babae, ang gagawin natin si Ivana Alawi. Tapos sa lalaki naman, siyempre hindi mawawala yung kaibigan natin. Si Japper Sniper. Okay ba sa inyo? Baka meron nagsasabi dyan na hindi guwapo si Japper Sniper. Pakitaas nga yung kamay. Nako, hindi ka mapopromote, hindi ka mamonetize. Joke lang. Ngayon doon naman sa mga nagsasabing guwapo si Japper Sniper,
mag-comment lang kayo dito sa baba. Alam nyo, speaking of guwapo, meron akong trivia. Alam nyo ba na masasabi mo lang na guwapo ka kung ang asawa mo ay maganda? 90% daw totoo yan, sabi nila. Ngayon, ituloy na natin. Una, alamin muna natin ilang views ba talaga ang kailangan para mag-earn ng $1. Ang gagamitin natin ay yung actual mismong pinapakita sa YouTube Studio. Yung YouTube Studio kasi at saka yung AdSense, hindi naman nagkakalayo yon. So, base dito sa unang sample na pinapakita ko sa inyo, meron akong 1,035 views. Tapos yung revenue, 1.27. So, more or less, yung $1 equivalent to 815 views. Okay? Ngayon, next sample tayo. Dito naman, merong 11,584 views. Tapos yung revenue naman, 14.63. So, more or less, 792 views per dollar. Another sample pa tayo. Dito naman, 40,890 views. Pero yung revenue, nasa 20.92 lang. So, kung i-average natin, nasa 1,955 views, equivalent to $1. So, masyadong mababa. So, halos 2,000 views per dollar. Siguro, ang magandang gamiting average sa views ay 1,000. O kaya, hanggang 1,500 siguro. More or less. So, ito yung revenue na makikita natin sa YouTube Studio. Ngayon, tingnan naman natin yung formula ni Social Blade. Pero bago yun, i-open muna natin yung Social Blade at i-familiarize natin kung ano ang makikita doon. So, madali lang siya. I-type nyo lang yung socialblade.com/YouTube. Okay? Tapos, ito ang makikita natin. Ngayon, itatype nyo lang yung gusto nyo i-search. Halimbawa, si Ivana. Once na ma-open na natin yung account, ito yung makikita natin. Makikita natin dito kung ilan na yung na-upload niya. Tapos yung bilang ng subscribers, yung number of views, tapos kung kailan ginawa yung channel. Tapos sa bandang baba, nandito naman yung mga rank. Rank mo sa Social Blade, subscriber rank, nandito rin. Tapos yung rank mo sa mga views, tapos yung rank mo sa Pilipinas. Kamukha ni Ivana, pang 10 siya. Tapos next, dito naman yung ano, yung bilang ng subscribers within 30 days. Ito. Tapos ito naman, ito yung naman yung estimated earnings. Ito ang pag-uusapan natin mamaya. Ito yung minimum at saka yung maximum. Tapos ito naman yung number of views for the last 30 days. Okay? Ito naman yung estimated yearly earnings. Yung dito sa monthly, imumultiply mo lang ng 12. Ito yan. Tapos sa bandang baba naman, makikita naman natin yung summary. Dito sa unang column, ito yung date. Tapos yung bilang ng subscribers, ilan ba yung nadadagdag araw-araw, nandito yan. Itong katabi, ito naman yung cumulative. Okay? Tapos dito naman sa isang column uli, ito naman yung number of views. Ito yung daily na nadadagdag. Tapos ito naman, cumulative ito. Tapos dito naman sa gawing kanan, ito naman yung estimated earnings. Minimum saka maximum. Okay? Tapos sa bandang baba, nandito ngayon yung summary. Yung daily average, nandito. Yung weekly averages, nandito din. Tapos within 30 days, itong amount na ito, makikita mo yan dito sa taas. Ito rin yan. Okay? Tapos kung pupunta pa tayo sa bandang baba, nandito naman yung graph. Ito yung sa bilang ng views. At dito naman, sa isa pa sa baba, ito naman yung bilang ng subscribers. Ngayon, dito tayo magkoconcentrate ngayon sa ano, dito sa estimated earnings. Ito ang pinaka-main topic natin ngayon. Aalamin natin ano ba yung formula ng ginamit ni Social Blade. Paano niya kaya na-compute ito? So, ganito lang yan. Kung titingnan natin ngayon, ito yung bilang ng views. Tapos ito naman, yung estimated monthly earnings. Ito yung minimum, at ito naman yung maximum. So, kunin muna natin yung average doon sa minimum. 51.312, i-divide natin ng 12,800. So, 51.312, divide 12,800. So, lumalabas ito yung ginamit na formula ni Social Blade.
nasa 4,000 views per dollar, more or less. Tapos yung maximum naman, itong 51 million na to, i-divide naman natin dito. So, 51,312,000 divide natin ng 205,200. So, nasa 250. So, lumalabas ang maximum earnings na ginagamit ni Social Blade, 250 views per dollar. Okay? Hanap tayo ng isa pang halimbawa kung talagang magkapareho sila. So, subukan natin itong kay Bay Japper. Yung views niya for the last 30 days ay nasa 15 million plus. Okay? Tapos yung earnings niya naman, doon sa minimum, $3,800. At yung maximum naman, nasa $60,000. Okay? So, i-compute natin yung minimum. 15 million 002 divide 3,800. So, 3,947. So, ito. I-round off natin, 3,948 views per dollar. Tapos, yung maximum naman, 15,002,123 divide 60,000. So, nasa 250 rin. 250 views per dollar. So, meaning, si Social Blade, ang ginagamit niyang basihan ay 250 views per dollar at saka 4,000 views per dollar. Okay? So, ibig sabihin, yung 250 views, medyo masyadong malayo ito sa katotohanan. Ngayon, meron akong ginawang graph para madali nating ma-visualize. Okay? Madali nating maintindihan. Ito yung simpleng analysis na ginawa ni Kuya July. Base doon sa Social Blade na tinignan natin kanina, yung minimum earnings na pinapakita niya, yung approximate views ay nasa 4,000. Okay? Tapos yung maximum earnings naman, nag-a-average na ng 250 views. Okay? Na kung saan, nung tinignan natin yung actual earnings base sa YouTube Studio, ay halos nag-a-average lang tayo ng 1,000, more or less. Okay? So, by ratio and proportion ngayon, base sa 250 against dito sa 1,000, kailangan lang natin i-divide ng 4. Para makuha natin yung actual na revenue natin, yung maximum earnings natin, i-divide natin ng 4. Tapos yung minimum earnings naman natin, i-multiply natin ng 4. So, siguro more or less, malapit-lapit sa katotohanan yan. Ngayon, kung gusto natin ng mas realistic pa, maglagay pa tayo ng safety factor. Ito kasing 1,000, hindi naman ito naka-fix. Magdidepende yan doon sa actual revenue na pinapakita ng AdSense. Pero based doon sa pinakita ko kanina, halos nagre-range yung isa dito sa malapit sa 2,000. Meaning, posibleng in between dito. Siguro maglagay pa tayo ng konting allowance para medyo mas lalong maging realistic tayo. So dito, instead na yung maximum earnings i-divide natin ng 4, i-divide natin ng 5. Tapos dito naman sa minimum earnings, i-multiply naman natin ng 3 lang instead of 4. Yan ang sa palagay ni Kuya July ay malapit sa katotohanan. Yan ngayon ang susubukan nating i-apply. So puntahan na natin. Ngayon unahin natin si Japper Sniper. By estimate lang to ha. Ngayon kung titingnan natin dito, ang estimated earnings ni Japper for 30 days ay nasa $3,800 hanggang $60,000. Okay? So, unahin muna natin itong maximum. Gagamitin natin yung formula ni Kuya July. $60,000, 1, 2, 3, multiply natin ng 48. More or less ang palitan. So, ibig sabihin, 2.8 million. Na kung saan, napakalayo nito sa katotohanan. So, i-apply natin yung formula ni Kuya July ngayon. I-divide natin ng 5 yan. Okay, so nasa higit kalahating milyon more or less. Okay? Ngayon i-apply naman natin yung sa minimum. Subukan natin. $3,800 times 48 pesos equals 182,000. I-multiply natin ngayon ng 3. Oh, di ba nasa kalahating milyon din more or less?
So siguro itong figure na to, siguro malapit-lapit sa katotohanan ito. So ang nakakaalam nito si Bay Japper na lang. Bahala na siya kung aamin siya or hindi. Kasi siyempre yung mga ganitong bagay dapat confidential na yan, di ba? Ngayon subukan na natin yung mga sikat na vlogger sa Pilipinas. Unahin natin si Rapi Tulfo siyempre. Ang estimated earnings niya nasa $1.2 million. Ang laki, no? I-convert nga natin. 1.2 million. Multiply natin ito ng 48. Pambihira, nasa 57 million. Hindi realistic, di ba? Gamitin natin yung formula ni Kuya July. Divide mo yan ng 5. So more or less, 11 million. 11.52 million. Malapit-lapit sa katotohanan siguro yan, ano? Si Rabbit Tulfo, pang third siya sa bansa natin. Ang kadalasang binabanggit, siya ang pinaka top earner sa Pilipinas. Pero bakit hindi siya number one? Alam nyo ba yon? O doon sa hindi nakakaalam, alam nyo ba kung sino ang number one? Ang number one ay ABS-CBN. Ang pangalawa, GMA. Tapos ang pangatlo, si Rafi. So kung individual account, si Rafi talaga ang nangunguna sa atin. So try pa tayo ng iba, yung mga medyo ano, kasama sa mga top 10. Rans Kyle. Si Rans ay pang-apat sa Pilipinas. Ito ang rank niya. Tapos yung earnings niya naman nandito. $116. $116,400. Times 48. Divide mo ng 5. So more or less, 11.17 million. Okay? Subukan natin si Jamil. Ito mga sikat na vlogger to sa atin. Si Jamil ay nasa rank 7. Okay? At ang estimated earnings niya maximum ay $125,600. So compute natin. 125,600 times 48 divide 5. More or less, 12 million a month. Ang laki, di ba? So next natin si Ibana siyempre. Si Ibana ay nasa rank 10. Ito siya. At ang estimated earnings niya ay nasa 205,200 times 48 equals, divide natin ng 5. Almost 2 million. Okay, next. Ngayon, tingnan natin si Alex. Alex Gonzaga. Si Alex ay pang-11 sa Pilipinas. At ang kanyang estimated earnings ay nasa $117,500. So, compute natin. 117,500 times mo ng 48 equals, divide natin ng 5. So more or less 1.12 million. Okay? So palagay ko medyo ano yan, ano? Medyo malapit-lapit siguro sa katotohanan yan, ano? Ngayon, subukan din natin si ano nga pala. Isingit natin si Maddy Katigbak. Ito sa baguhang YouTuber, pero biglang dumami kaagad yung ano niya, subscribers at saka views. So tingnan nga natin para at least alam ni Maddy kung magkano ang pwede niyang asahan. So sa ngayon, ang maximum earnings na pwedeng kitain ay nasa $8,500. Okay? So i-compute natin ito, $8,500. Times natin ng 48 equals, i-divide natin ng 5 sa formula ni Kuya July. So more or less, pupwede siyang kumita ng 81,000. Ang ganda yan. Bagong-bago pa lang yung YouTube channel niya. Pupwede nang kumita ng ganito more or less. Ayos. Siguro naman, naniniwala kayo na masyadong malayo yung, ano, yung ginamit na reins ni Social Blade. Actually, nakakasira kasi yan eh. Dahil kamukha sa atin. Yung gobyerno tuloy nagkaka-interest doon sa tax. Kasi baka ito ang tinitingnan nila eh, yung maximum earnings eh.
na kung saan ang reality hindi naman yun, eh, no? Pero di bali, bahala sila dyan. So, yun. So, siguro, hanggang dito lang muna uli, no? Siya nga pala, gusto kong i-shout out muna yung mga kaibigan natin nagla-live stream. Yung may mga regular schedule. Kamukha ni Nasasi Karen, ni Ferriciel, ni Kahelper, ni Nina June sa Hybert, Wing Win Tampos, si Buburam, si MacDuckBell23, si JR Vargas, at marami pang iba. Shout out sa inyong lahat. Tapos ipapakita ko rin dito yung mga list, yung mga kaibigan natin nag-request for shout out. Actually, ang dami nila. So ilalagay ko na lang dito. Tapos paki-subscribe na lang din para matulungan din natin sila. Tsagain na lang natin kasi marami-rami sila. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ito si Kuya July na nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel, sa lahat ng viewers. Sana'y huwag kayong magsasawang subaybayan ang aking maliit na channel. Maraming salamat sa inyo. Pagpalainawa kayo ng Diyos, mabuhay kayo. God bless sa lahat. Bye-bye!